Hi everyone! Here is Paula Figueras. She's a former model in the Philippines, a beauty queen, and now a bag designer here in Portugal. And I'm proud that I was able to meet her here at rarampa din yan sa show namin dito ni Mama Rene. Paula, kumusta na? Thank you, Tito, for that very nice introduction. And I miss you. Oh, of course naman. Oo, oh, yeah. And I'm happy si Paula, yung mga kasama niya sa Sanyata. Mm-hmm. Ayan. Paula, magkwento ka muna. Kasi modelo ka na sa Pilipinas eh. Before. Beauty queen ka. Okay. Bakit nag-decide kang pumunta ng Portugal? Actually, Tito, it's just because of love. So, wow! Talaga, that's the main reason. So, I met a Portuguese guy nung nagtatrabaho ko sa Macau. And then, okay. Yeah, after 2 years of being together, we decided to get married, and then that made me go here, sa Portugal. Ayun na yun, the rest is history. The rest is history. O, di bongga, di ba? Imagine, doon mo na-meet ang iyong, you know, the love of your life, yes. Di ba? Pasensya na kayo, ginagalaw-galaw kay camera kasi medyo slippery yung table namin dito. Anyway, so, love pala ang nagdala sa'yo dito. Uh-huh. Pero Paula, for the sake of everyone, syempre, may mga naiwan ka doon, mga kaibigan natin. Kumusta ka? Kumusta ang buhay mo dito? Here, I was able to adjust na. Siguro, it took me about 3 or 4 years to adjust. Nahirapan ka din. First two years ko dito, I was crying. Pero hindi ko pinapakita kay husband. Kasi, syempre, malulungkot siya. Oh. And that was mainly because of the language. Oh, that's why. The problem here is I wasn't able to communicate properly with other people. I wasn't able to get a job. Because during that time, when I moved to Portugal, 2012, hindi pa sila masyadong open for tourism. Pero di ba, Paula, galing ka sa Macau. Opo. Di ba ang Macau is parang Portuguese colony dati? Yes, exactly. Oo. So, nag-adjust pa din kay... Nag-adjust pa din po kasi in Macau, there were a lot more Chinese. The Portuguese community there was super small. Tsaka wala na, di ba pa wala na? Wala na. Ang makakilala kong mga Portuguese in Macau, they're now going back here. Kasi now Macau, they said it's very difficult for them to live there, especially during and after the pandemic. Ito. Nag-hipit sila masyado. Kasi di ba sa China, alam naman natin yun. Exactly. Di ba, Paula? Para lang sa kabatiran ng karamihan. Ano yung mga sinalihan mong pageants noon? Sige nga, sa Pilipinas. Ay, ang pinakauna ko po is, ano na nga ba yun? Meron akong sinalihan na nanalo ako ng lote. Mr. Real Estate. Oo, dito. Ang pinakauna ko, Mr. Real Estate. Lote? Yes, nasa ba yun? Nasa Naik, sa Cavite. Wow. So ano yun? Nasaan yun? Nasa family? Nasa akin pa rin po. Nasa pangalan ko. Meron pa. Bala ko, event na. Uy, hindi na kung hati ka muna. Huwag mong iyaano kasi ang Naik is developing area. Naik. Huwag baka pagsisihan mo later. What I mean is, you know, these places before na hindi natin masyado in-expect, nagbo-boom ngayon. Yeah. So kung ako sa'yo, hold your horses. Kasi so I'll keep it muna. Kasi baka mamaya, baka magmahal na ang properties doon. Sayang naman. You know, di ba hindi natin maano. Tapos Paula, ano pa? Ano pa yung mga pageants na... After that, we were together in Sanyata, Tilocos, yes. And I joined Miss Earth. And also, sabi ko, finale ko is Binibini. So after ko actually mag-Miss Earth, I went to work in Macau. Kasi sabi ko, I needed to have really a stable job. So well, ikaw na mismo ang nag-decide noon. Yes, diba? Hindi naman breadwinner, pero I was helping out my father with my younger siblings. Hindi, tsaka syempre, Paula, yung age natin, kumaano na. So, you have to be responsible to yourself, exactly. Di ba? Kaya kailangan mo rin, sayang may pinag-aralan, di ba? Tapos ayun na nga, Macau and the rest. After kung mag-Macau, nag-resign ako sa Macau just to join Binibini. Kasi sabi ko, I've been doing pageants. Hindi ako pwedeng mag-stop na hindi ako makakapag-join ng Binibini. So really, at age 24, turning 25, I resigned in Macau to be able to join Binibini para pasok pa rin yung age. Age, oo. Pero ngayon, nag-iba na kasi ang mga age requirements, di ba? Pero, nagsisi ka ba sa mga pageants na sinalihan? Ay, hindi. It was very good for my personal growth and development. Lote. Actually. Malaking bagay, yes. Di ba, Paula? And then the people that you meet along the way. Oh, yes. Pageants, yes. Oo, yan.
Oo naman, Paula, kasi hindi ka naman mahirap din kaibiganin. Hindi ka, oo, kasi di ba, napaka-ano ho ito, kita nyo naman, soft-spoken. Pero ano talaga ito si Paula? Mabait na tao. Hindi siya yung... Wala akong nakitaan dito. Kaya siguro madaling napakisamahan yung mga taga-Maka, may kapwa ka Pinay doon, eh, oh. Di ba, na nakikisamahan. Tapos ngayon, nasa ibang bansa na siya, based na siya dito sa Portugal. At nakapag-asawa nga po siya ng Portuguese. No? Saan kayo based dito? Dito po, it's called the Parque das Nações. So it's the parang modern area of Lisbon. So it was built after 1998 World Expo. Ah. So instead of tanggalin nila lahat ng facilities na ginawa nila for the World Expo, they turn it into a residential area. Doon kami ngayon. Wow! I'm sure maganda. Alam ko mga World Expo na area. Yes. Kasi punta ako sa China dati. So alam ko yan. Ako maganda area mo, I'm sure. Very, ano siya, very residential area and it's very safe in a way for us. Kasi sabi ko ayoko dun sa... Lisbon City Center kasi I'm not very good at, you know, dealing with mass tourism. Kaya gusto ko lagi ng peace of mind. Teka, Paula. Yes po. Sabi ko nga kanina, nasabi mo na rin, nakapag-asawa ka ng Portugues. Ano ba ang ginagawa ng iyong husband? Para sa kaalaman ng karamihan. So, my husband, his name is Nuno. He's a coach of a Formula One driver. F1 driver, asawa, ngayon coach na. Yes, he used to drive, diba? He used to do races before, pero now he's much older. He coaches this kid called Lance Stroll and Aston Martin. And he also has other drivers in other categories of racing. Pero Paula, alam niya ba na dati kang beauty pageant? Opo. Ano doon sa Pilipinas? Opo. Kasi alam sinama niya. Ko siya. When we did San Yata before. Kasama natin siya. Parang ano lang yung tayo. Yung screening. Kang, okay. Screening natin ang San Yata. Yung pinakilala mo sa akin. Yes. So alam niya, more alam niya yung nag-budget ka, naging nag-swimsuit ka noon. Hindi naman siya against doon. So. Nung sinabi ko na nagmamodel ako in the Philippines, he didn't like it at first. Pero sabi ko sa kanya, it's my work. I have been doing this tanggapin for mo. A long time. Tanggapin mo. So, nung binibining Pilipinas dito, nag-fly in siya sa Philippines to watch just me. Just to watch. Oo, it was his first time in the Philippines. Ano yung nakita ka niya? He was proud. He was proud. Alam niyo po, itong si Paula, matagal na nga dito siya sa Portugal, di ba? Nakapag-asawa ng Portuguese. Pero hindi alam ng karamihan niya dito sa Pilipinas na siya po ay isang bag designer. Pero kilala na ang brand niya. Kilala na ang brand nito. Actually, binigyan pa nga ako nito ng clutch bag na ginagamit ko sa mga judging. Kasi may initials ko, CF. Nilagyan niya. Gagawin ulit kita ng bag. Ayan ako, Diyos ko. Paula. Kailangan ma-update yan. Magkwento ka about your brand. Yes. So, my brand is called Gusto Ko. And I made it into that name. Kasi what I wanted to achieve before is really to promote our... things from the Philippines. So I said, I want to have a Filipino name para at least pag may makakita ng Pinoy, alam nila na ma-associate nila na it's made in the Philippines. So kaya talaga ang name yung may sample ka, di ba? Patingin niya. So this is one of our new collection. Banig, yan. Ano ba ito? Material? This is a natural fiber called buntal. Buntal. Yes, you know. So I source it from Isabela. Oh, I have several suppliers of different fibers. And then here we have snake leather and here resin. It comes with a short strap and it also comes with a long strap. So my bags na ginagawa namin for this brand for Gusto Ko. So most of them are made with natural fibers because I wanted to promote sustainability. And then at the same time, I saw na here in Portugal, I cannot compete with the leather industry. Oh yes, of course. Kasi ang gagaling ng mga Portuguese, ng mga Italians, ng mga French mm-hmm. when it comes to bags. So I said, I need to find something different. So since we are in a tropical country and we have all these natural fibers, I took advantage of that. And here, gusto nila kasi kakaiba. Kakaiba, correct. Ang generation pa naman yan, gusto makakaiba pa lagi. Tsaka especially na with the younger generation. Tinatanong kagad nila ako, is that sustainable? Ganun ka. Talaga ganun sila dito. Anyway, Paula,
paano mo ba naisipan na gamitin talaga yung ating fibers? Kasi you are in Portugal, tapos sa Pilipinas galing yung material. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ka ba? When I started, it was very difficult because of yun nga, yung communication with the 7 or 8 hour time difference. Mm-hmm. And then, nag-start ako dito talaga actually buy and sell. So, namimili ako sa Philippines, tapos dadalhin ko dito. And then before that, kaya ako naisip yung ganitong business is because since I wasn't able to speak Portuguese language, hindi ako nakakuha ng trabaho dito sa Lisbon. Nag-try ako several hotels kasi I'm a graduate of tourism management. Tsaka galing ka sa hotel industry yes, din. Yes, oo. Sabi nila sa akin, oo nga, magaling ka nga mag-English, eh hindi ka mamarunong mag-Portuguese. Eh paano kung merong Portuguese client, correct, hindi mo naman pwede silang kausapin in English. Baka pagalitan ka pa na hindi ka marunong mag-Portuguese. So yun, I wasn't able to get a job. I even applied for Emirates for flight stewardess. Hindi rin nalaka tinanggap kasi they needed someone who speak the language. And that was my first year here. And then I needed 2 years for me to be able to speak fluently. Kaya nagka-cry-cry. Yes. Sabi ko, hindi ako pwede dito na tumambay lang. Kasi ever since na gumraduate ako ng college, I was working dito. So sabi ko, hindi ako aasa sa asawa ko. Tsaka yung utak mo na, hindi ba pwedeng ganito lang? Wala. Hindi mo pwede talaga. I mean, you're a woman of the new generation. So talagang ganun ang utak, di ba, ngayon ng mga babae, lahat naman, babae, lalaki, hindi mo pwede naka-stagnate lang, di ba? Pero, kumusta ang negosyo sa bag? Kumusta? Now, kwento mo naman. We are doing really well. So, I started in 2014 doing buy and sell. I was buying things for made in the Philippines. It was not just bag, it was accessories, dresses, home decor. Ay! And ng 2015, nagtayo ako ng small shop dito sa Lisbon in their very nice area. It's called Principe Real. But after 2 years, I closed it down. Sabi dahil? Break even lang. Oo. Tapos ako pa yun nandun sa shop 5 days a week. Sabi ko, hindi pa na babayaran din yung effort ko. So, bago ako ng business strategy. So, what I did, sabi ko, instead of having a shop, I would try to distribute the bags in different shops para mas maging malaki yung market or client base. Pero Paula, hindi ba mahirap? Like, syempre may shipping involved, may mga tao ka sa Pilipinas who are doing, hindi ka ba nahihirapan? Mahirap dito. Lalo na nung pandemic. What happened was, after nung nag-start ako na mag-distribute to other stores, meron akong kausap sa Marikina. Fortunately, I'm from Marikina. So, bags were all made in Marikina during that time. Ang factory ko nakapartner sa Marikina. Nung pandemic, nagsara. Okay. Hindi nila kinaya yung syempre, na pandemic. Ako, sabi ko, hindi ko pwedeng isara yung business kasi ayun na eh, sayang. Actually, binigyan niyang bag sa akin during the pandemic. Pinadala niya sa akin yun. At malaking bagay sa akin kasi nga medyo okay, malaking ano siya, pouch. Na pwede ko ilagay cellphone ko doon, yung wallet. So when I do judging chores or any formal event, yun ang daladala ko. Kasi yun naman ang uso eh, di ba? Ayan, personalized. Nakalagay CF. Diba? Personalized talaga. Kaya, pero Paula, paano? Meron, kunwari, may isang babae na gusto ng order, paano kanila makakontakt? They can do that by Instagram. So, what we do is, actually here in Portugal, we have different prices. It's based in, the prices are all in euros. Kasi sinasama na namin din yung shipping costs, import taxes, VAT. So, medyo mas mataas yung presyo here in Europe. Pero in the Philippines, we have a lower price. Pero may nagbibenta rin doon. Opo, nagbibenta rin. So, actually, in the Philippines, we are in Manila House, in BGC. Yes. And then in Shangri-La Boracay Resort. Ayan. Gusto ko. Yes. Okay. Shangri-La Boracay Resort, saan pa? In the Philippines, we do Katutubo. Katutubo. And then the Designer's Holiday Bazaar. Sino nga si kaso ng Katutubo mo? Pag wala pa. Si tita ko po. Ang manager ko doon. So she oversees everything. Production manager siya. And then she do every other work in relation to yung mga shops. Ayan. Gusto ko Filipino made by Paula Figuera. Thank you so much. Diba? Ito po, kaya ako po talagang, I really wanted to interview her. Kasi malapit po ito sa akin. No? Especially yung nagkasama kami doon sa Sanyata at Ilocos.
simula na, napakabait po talaga niya. Hindi namin naging problema si Paola. And then, nag-model din siya sa akin, sa mga fashion shows namin, especially sa Fashion Week. Remember? O, sa Philippine Fashion Week, dito po, eh, kasi matangkad do, eh, 5'10", 5'11", ang height dito. Eh, nagkataon, kinuha na siya ng isang Portuguese. Kaya nandito siya. Pero Paola, it's really nice to see you. Yes, thank you. Super. I was happy when I learned na kasama ka sa show dito. Sabi ko, magkikita kami ni Paola. I was really looking forward to your trip also. Okay. So, maraming salamat sa mga nanonood. This is Paola Figueras once more. Anong family name mo na sa Portuguese? It's Pinto. Pinto. P-I-N-T-O. Oh, okay. And we had the joke before kasi my husband's name is Nuno. Oh, Nuno. Tapos Pinto. Nuno sa Pinto. Nuno sa Pinto. Ito talaga. Alam niyo yung asawa nito na travel din ng travel kasi nga nagko-coach eh, di ba? Tsaka siguro nung F1 ano siya talagang ikot na ikot sa mundo, no? This year, meron silang 23 or 24 races. Na-meet po ba siya dun sa Baco, dun sa F1 din? Okay. Ah, that's why. Saan siya tumira? Dun sa hotel niyo? Hindi. Ang nangyari po, yung boss ko, sa hotel, ang hotel manager namin is Portuguese. So, it was his friend. Pinakilala. Kaya kami nagkakilala. Well, that's fake, you know? Fate brought you here in Portugal. And yun talaga, Paola. I still wish you the best in everything. I will always pray. Pag magawi kami dito, I'll make sure that I will show up in Europe, yes. Or kapag nasa Pilipinas, eh, magparamdam ka naman. Although medyo busy ito, syempre, nasikaso yung negosyo niya. I understand why sometimes hindi siya nagpaparamdam doon. Kasi nga, busy rin po ito sa negosyo niya. But really, Paola, from the bottom, thank you so much, Tito. Thank you. It's super nice to have you. Oy, mga sanyata dyan. Ito na si Paola, ha? 2009. Sanyata ti Ilocos Environment 2009. Yung aking mga kaibigan, mga taga-Ilocos Sur dyan, ito si Paola. Ang isa sa mga winners ninyo ng 2009. Paola, salamat. Thank you so much, Tito. Salamat ng marami. Ingat-ingat palagi dito. And congrats in advance for